Let's go, mga ka-dreamers. Doon na naman tayo sa ating tent mini shelter ground para sa ating karagdagang pagkukumpuni ng pangalawang proseso ng pagdadamo, mga ka-dreamers. Sa pagkakataong ito, mga ka-dreamers, may daladala po tayong bareta para magamit natin pangbuwal ng mga tuod doon sa pangalawang proseso ng pagdadamo doon sa paligid ng ating tent mini shelter. Medyo may kabigatan po ito, mga ka-dreamers. Dito muna tayo sa unahan, dadaan, kasi kasalukuyang kinukumpuni na yung kalsada papunta doon sa ating tent mini shelter sa gilid. Yan, dahan-dahan ang dinidevelop, mga ka-dreamers, para maayos yung magiging transportasyon natin pagdating ng araw. Yan yung kagandahan ng lupain ni Kapitan. Talagang napakaganda, napakagandang lokasyon, mga ka-dreamers. Ito na yung ibang daan, mga ka-dreamers. Alternative way, bagong kalsada na kinukumpuni ngayon dito. Sa hinarap, mga ka-dreamers, yung mga mahilig magmotor. Napakaganda, napakaganda to. Mga motorbike dito, mga ka-dreamers, sa hinarap. Ayan yung bako, mga ka-dreamers. Kasalukuyang kinukumpuni yung kalsada dito sa paligid ng tent mini shelter, mga ka-dreamers. Ayan, mga ka-dreamers, mapapansin nyo, ayan na din yung tent mini shelter natin sa taas. Abangan nyo po yung buong detalyo ng pagkumpuni ng kalsada na ito, mga ka-dreamers, kahit kung sa bundok na ito sa hinaharap, para makita nyo din yung hugis ng kalsada na paganda. Kasalukuyan, mga ka-dreamers, itong part na to yung pinupunla namin ng kamuti crops, kaya lang kinulang kami ng binhi ng kamuting baging. Kailangan namin uli kumuha dun sa aming sakahan dito sa Tambalang, Salug, Sambuanga del Norte. Ayan, mga ka-dreamers, di ko man nahagapin ang camera tong sa side na to, kasi kasalukuyang ginagawa yung kalsada rito. Abangan nyo po. Ang ganda ng lugar kung saan nakatayo yung ating tent mini shelter, at dito rin magaganap ang karagdagang pagsusuri at recording filming ng ating mga pangitaing panaginip, mga ka-dreamers, sa area na ito sa hinaharap. Dito na tayo, mga ka-dreamers, sa ating tent mini shelter. Wala tayong ganong dala ngayon na mas mabigat maliban dito sa bareta. Medyo mabigat talaga, mga ka-dreamers. Ito yung pambuwal ng mga tuod, malalaking tuod dito sa paligid, para maging malinis talaga yung ating ground, pati yung ating kamuti crops area. Yan. Update po tayo, mga ka-dreamers, sa ating kamuti crops. Kung makita nyo yung nakahilera na to, yan, nagdadahon na. Ito yung unang ipinunla namin dito sa kanang bahagi, mga ka-dreamers. Ayan, sa hinaharap, sabi ko nga, pinapangarap ko din talaga na magiging solidong green itong area na to kapag tuluyan ang gumapang yung ating kamuting baging dito sa paligid, mga ka-dreamers. At dito naman sa kaliwang bahagi, mga ka-dreamers, update po tayo. Ito na yung napunla namin ng kamuti crops sa loob ng dalawang araw. Medyo mabusisi yung ginawa namin para maganda po siya tingnan sa hinaharap, mga ka-dreamers. At dito naman, mga ka-dreamers, sa side na ito. Ito yung kukumpunihin natin ngayon. Yung malalaking tuod na to, mga ka-dreamers, bubuwalin natin para maging malinis talaga bago natin punlaan ang kamuting crops sa hinaharap. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!